Hello guys, have a nice day and thank you for watching English Carbon. Welcome to my coffee break with Zuni. Okay, so ito po yung second video na isi-share ko po sa inyong lahat. And I decided to choose one topic sent by my follower. From Michael ng Tony Romas DFC. Ang tanong po niya sa akin guys is, Kuya, bilang isang baguhan dito sa Dubai na hindi naman ganun kalaki ang sahod, ano po yung tip nyo para makaipon po ako dito sa Dubai? Magandang idea po that, you know, especially to all Filipinos who are working abroad and they just started, you know, working here. So para ma-correct po yung, alam mo yun, yung financial habits. At hindi po masayang yung panahon na nagtatrabaho dito sa Dubai. Okay. So, payo ko po. Number one po na dapat nyo pong iwasan talaga ay bawal po mangutang. As much as possible, wag na wag po kayo mangungutang hanggat kaya po. Kasi kapag nandito sa abroad, lalo na hindi naman ganun kalang yung sahod mo, malaking malaki talaga yung disiplina na maituturo mo sa sarili mo kapag hindi mo sinimulang mangutang. Kasi once you started na mangungutang, you're making utang just to solve all of your problems, eh masasanay na po kayo mangutang na lang na mangutang na mangutang. So it's not a good suggestion po sa mga OFW na matuto at masanay mangutang dito sa abroad. Payo ko po is that however how much is your salary, you have to know how to adjust your lifestyle to that salary. Na ibig sabihin, if you think na yung sahod mo is hindi tama for now, ha, lalo na sa mga first timer, hindi tama na sa kung anong lifestyle na gusto mo, di ba, yung tipong madalas manood ng sine lagi, madalas kumain sa labas, bili ng gadget, shopping ng mga damit, magyabang sa Facebook, etc., etc., don't do it. Kasi unang-una, hindi ka naman tutubo sa mga ganong classic behaviors, eh, di ba? I mean, yeah, of course, it's a basic needs na magkaroon ng damit. Okay, pero yung madalas mag-shopping ng mga branded, mga mahal, eh, you have to avoid those. Hindi siya nakakatulong. And guys, lagi ko pong sinasabi to in my past videos na for you to really have a savings is ang gagawin nyo po, every time you have your salary, ikakat nyo na po kung magkano savings ang gusto nyo itabi sa sahod nyo. And for you to identify kung magkano yung savings na kailangan mo, is you need to have a plan. Plano sa buhay na, for example, ano ba ang gusto mong matupad sa mga pangarap mo? Of course, you have to be realistic on thinking of what is your first project you wanted na magkatotoo. So for example, ang unang plano mo sa buhay ay paano ba? Let's say makapagpatayo ng maliit na hanap buhay sa Pilipinas. How much do you think you need for that certain business? And from there, magkakaroon ka ng idea kung magkano ang amount na kakailanganin mo. And how much time do you need para makamit yung isang pangarap na yan. So for example, your plan is to get a, let's say, sari-sari store or a V-Mobile business. Diba? Yung mga pa-loads. Buti kayo gusto mong maging member ng Royal. Alam niyo yung Royal? Okay? Or let's say, let us think of example yung realistic. Kunyari, gusto mong bumili ng motor or tricycle sa Pilipinas for your brother.
Diba? Then think of how much amount you need to save every month. Kasi ano to, 6 months plan lang ba to yung plano mo na matupad yung pangarap na yan? Or do you need 1 year? Kasi guys, I don't mind if how long it will takes. As long as ang importante that every salary, you have that something, yung amount na yan to be reserved for that plan. At least you wouldn't wasted your, you're not going to waste your time, you know, working abroad without any direction to take. Na at least, in 6 months time lang, mabibili ko na ng pang motor ang kuya ko. So that he can start his own business, hindi na ako magpapadala para sa kanila. So it's a financial assistance para soon, sila na lang yung susuportas para sa sarili nila or malaki yung kita nila, they can support your family in the Philippines instead of sending them remittances every month. Diba? Okay. Pangalawa po is, yun yung saving ha. Pangalawa is you need to adjust on many things. It depends on your salary. Guys, ang problema kasi sa abroad is hindi natin maiiwasang magyabang. Nasa abroad ako, it should be social. Hindi ho maganda yung ganang idea. First thing is, if you think na kaya mo namang mabuhay sa isang bed space or room for rent, do it. Kasi what's important is, hindi ka naman nandito sa abroad para, alam yun, para pang matagalan eh. Nandito ka to fulfill your dreams and to help your family in the Philippines. At alam kong kaya ng mga Pinoy magtiyaga. Diba? And pagtitipid po ang tinutukoy ko sa bagay na yan. And pagtitipid in a way like, if you know how to cook, then cook for your food. Avoid eating outside. It's really, really expensive. Kaya importante is you are healthy, eat the right food that your body needs. Para ho eh, healthy kayo dito sa abroad, hindi kayo magkakasakit. Kasi diba, sabi ko nga, puhunan dito sa abroad ang katawan natin. We should keep ourselves, our body healthy and avoid yung makakakos ng sakit sa atin. Like sobrang pagpupuyat, sobrang gimmick, etc. etc. And another tip that I'd like to share guys is, you can actually think of something where you can earn here in Dubai. Or here in abroad, or whichever country you are now. Marami pong paraan where maaari tayo mag-part-time. Di ba? Maraming paraan, like what I'm doing, I'm selling shirts. Dito sa Dubai. Or you can think of there are some other mga sidelines na maaari nyo pong maisip. Actually, yung pagtitinda ng pastillas was a big deal. Kasi po, dito sa Dubai, yung lalo marunong kang gumawa ng mga kakanin, you can sell it to your friends. At huwag po kayo mahiya, kasi yan yung it's one of a noble thing na pwede mong gawin. Alam mo yun, you're doing something na kikita ka, na pinagpaguran mo. And you know guys, at cost, let's say, dito kasi ang like, 6 na pirasong pastillas, or ano yung isang matamis? Yema. It's already tender hams. Imagine, 6 na pirasong pastillas lang or 6 na pirasong yema to convert the money in peso, that's already 100 pesos. Wow! Ang laking pera nun at ang mahal na nun, di ba? But then, tender hams is acceptable. Basta masarap, yummy, creamy, at saka talagang hahanapin ng magiging kliyente mo yung product na yun. Then why not? Do it! And last tip ko po is, let's say if you're going outside, going to the mall, or gimmick with friends, do not bring all of your money. Just to avoid for you to spend more. Diba? And focus your time guys on physical things. I mean, what I mean is ganito po. If you have free time, do not focus on just going to the mall and do shopping. Mag-workout po kayo. Or do something productive. Diba? Gawa ka ng vlog, share it to other people na may matututunan, or think of something na you'll become productive. Na yung you don't need to spend money. Diba? Give equality time for your family.
So sa bahay ka lang, chat with your loved ones. Walang gastos yun, internet lang. Diba, talk to them. Para at least, you know, kahit malayo ka man sa kanila, they can still feel your presence. Na nandiyan ka lang, kausap kanila lagi. Yun, I think, is the most important tip na pwede ko ma-share sa inyo for you to save if you are not really, you know, earning big salary here in Dubai or here in abroad. Okay, guys, it's about time for all OFWs na yumaman. So, iwasan po natin na lang yung overspending. Diba? Masarap pa rin pong mabuhay ng simple. Kisa naman social ka nga, punong-puno ka naman ng utang. Sikat ka nga, wala ka namang pera sa wallet. Eh, di ba't mas malungkot na buhay yun? Na simple ka lang? Kasi guys, if you started to live simpler life, your wants in life also become simpler. Simple lang din ang magiging gusto mo sa buhay. Totoo po yun. And, wag na wag po kayo mabubuhay sa borrowed life na tinatawag. Like, using a credit card and live the life that you wanted. But it's just a borrowed life. Borrowed lifestyle. Hiniram mo lang yun. Inutang mo lang yun. It's time to save, guys. Dapat ang definition of OFW is equals to Filipinos who knows how to save money. Diba? Well, I think that's all for today, guys. Thank you for watching my vlog for today again. And I wish that all of you who are drinking their coffee is also happy. And stay away, guys. It's already, 11 or almost 12 o'clock. So, enjoy your coffee. Bye, guys!